mapalad ang mga dukha. Natanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kung mayroong isang bagay ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito, ito ay ang aral tungkol sa pagbitaw. Pagbitaw. Sabihin nyo nga po, pagbitaw. Ginagamit natin ang salitang pagbitaw para tumukoy sa mga bagay na pinapakawalan natin. Halimbawa, ang lobong binitawan o binitiwan, ibig sabihin, pinakakawalan. Pagbitaw. Pero, higit sa mga material na bagay, ang tinuturo ng ating mga pagbasa na dapat nating bitawan. Gaya na lang ng narinig natin sa ating unang pagbasa, ang mga Israelita ay gumagawa ng masama sa Panginoon. Maikling backstory lang para maunawaan natin kung anong nangyari sa mga Israelita. Balik tayo ng kaunti. Nang mamatay si Josue yung kanilang leader, pinuno o yung gumagabay sa kanila,
Nang mamatay si Josue, wala nang gumabay sa mga Israelita. Kaya naman, nagsisambahan sila sa mga Baal o Diyos-Diyosan. Hindi ba ganyan naman? Kapag wala na yung boss, anong ginagawa ng mga tao? Kanya-kanya na. Kapag wala yung leader, at nakatalikod ang leader, kanya-kanya ang ginagawa ng mga tao. Yung mga Israelita, nung wala na si Josue, nagsisuway sa Panginoon. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero alam niyo po, bago mamatay si Josue, paulit-ulit niyang pinapangaralan ang mga Israelita na wala silang ibang sasambahin kundi ang Panginoon. Paulit-ulit. May mga pangapangako pa noon ang mga Israelita. Sabi nila, pangako kay Yahweh lang kami maglilingkod. Kay Yahweh lang kami sasamba. Pero nung namatay na si Josue, nagkanya-kanya. Sumamba na sa ibang Diyos. Sumamba na sa Diyos-Diyosan. Parang biglang nag-ibang ihip ng hangin. Ano po? Binitiwan nila ang kanilang pangako sa Diyos. At sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Binitiwan nila ang Diyos at kumapit sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman, ang lahat ng kanilang laban sa buhay, ang lahat ng labang hinarap nila, lagi silang talo. Dahil binitiwan nila ang Diyos at kumapit sa Diyos-Diyosan, lagi silang talunan. Ganito rin po yung mangyayari sa atin. Kapag binitiwan natin ang Diyos, pag binitiwan natin ang pagkapit sa Diyos at kumapit tayo sa masama o kumapit tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga laban ng ating buhay, tayo ay magiging talunan. Samantala, sa ating ebanghelyo, isang lalaking masunurin sa Diyos ang malungkot na umalis matapos sabihin ni Jesus kung ano ang magiging o kung ano ang magpapaganap sa kanyang buhay. Magpapaganap o magpapa-perfect sa kanyang buhay. Ito ay ang ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ibigay sa dukha ang pinagbilhan. Umalis na malungkot ang lalaki sapagkat siya ay napakayaman. Hindi niya mabitawan ang kayamanan. Kaya hindi niya makamit ang inaasam niyang buhay na ganap. Dahil kapit na kapit sa yaman, umalis siyang malungkot. Siguro, kaya hindi makabitaw ang lalaki sa kayamanan ay dahil iniisip niya ang kanyang sarili. Wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit ang tao hindi makabitaw sa yaman. Kasi ayaw nating maubusan. Ayaw nating mawalan. Iniisip natin tayo ay mahihirapan kapag bibitawan ang kayamanan. Pero kung tutuusin, kaya naman pinabibitaw ang lalaki sa kanyang yaman ay para mas makakapit siya kay Jesus. Hindi ba? Pag ang kamay sarado at kapit na kapit, paano ka makakakapit sa Diyos? Bitawan mo para mabuka mo ang iyong kamay at makakapit ka sa Diyos. Father, hindi naman ako mayaman. Wala akong yamang kinakapitan. Wala naman akong material na pinanghahawakan.
Hindi ka nga mayaman sa material, pero mayaman ka naman sa galit. Mayaman ka naman sa pride. Mayaman ka sa selos. Mayaman ka sa inggit. Mayaman ka sa katamaran. Yang mga yamang yan, bitawan. Kasi kailanman hindi mo matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Yang selos, wala ka nang ginawa kundi magselos, bitawan. Hindi ka magiging masaya sa buhay. Yang yabang, pride, katamaran, lahat yan, bitawan. Dahil hindi magdadala sa iyo sa kasiyahan. Ang kapitan at panghawakan, tandaan, Diyos lang. Mga kapatid, ito po ang aral na ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kapag si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, ang kinapitan, sigurado, hinding-hindi ka mawawalan. Pero, hindi mo makakapitan si Jesus hanggat meron kang ayaw bitawan. Amen? Amen.